Create ease for other people. Help them. Talk to them with respect. See what happens to you. Your family members, speak properly to them. Watch your tongue. The way you talk, sometimes what you are saying is right, but the way you are saying it is so horrible. It hurts people. It offends them. They don't want to be in your company. Matagal kong sinasabi to, bago ma-deploy ang ating OFW sa ibang bansa, sa mga bansa tulad ng Kuwait. So there are so many things that kailangan kong pag-aralan pagdating sa bilateral talks. Eh, I would make sure na nandun ako at pag-aralan ko kung ano pang pwede kong ma-suggest para to ensure na yung ganitong klase incident hindi na mangyari. Sampo ang alagaan niya, tapos up and down ang bahay na linisan niya, at yung pala eh 15 hours siya na magtatrabaho at konti na oras na tulog niya. Hindi na susunod ang kontrata. Dapat yun, kaya nga titingnan ko itong kontrata ni Julie B. kung ano ba nakasaad doon. Kung nasunod ba o hindi kontrata. Kapag hindi nasunod, then tatamaan ng lintik itong agency, recruitment agency at saka yung FRA. Itong agency, kahit na hindi nagsumbong sa kanila, eh kapabayaan pa rin dahil hindi na namomonitor yung kanilang si Julie B. Kasi kung meron silang proper monitoring dito on a regular basis, say, alimbawa, once or twice a month, hindi sana nangyari ito. Kasi pupunta sila sa kay Jollibee, kakausapin, kumustang kalagayan mo? Di, syempre, nakapagsabi ni ating OFW, hirap na po ako rito, hindi ko kaya. Dahil itong 17 years old, palagi akong hinaharas, o tinututukan pa ng ice pick, o itong bata na ito, yung 4 years old, hinahagisan ako ng dumi. O pag nasabi yun sa FRA, sa recruitment agency, sa FRA doon, then pwede na agad i-pull out. Diba? Dito ho ako sa Davao, nagpasalamat lang kay Senator Raffy Tulfo sa tulong niya kay Denisa Montalvo, yung ina na pinaslang yung dalawang anak. At salamat din kay Senator Robin Hood Padilla sa kanyang pinadalang financial assistance. Si Senator Raffy, eh kaagad inayos na yung kang lupa kung saan ililibing yung kanyang anak. Salamat po. At Secretary Toots naman, siyempre ng DMW, eh pinagutusan na kami kagad, siyempre na actively na tumulong dito. Isa na yung mensahe ko, ano, kasi kanina nagla-live kami, ang dami nagbibigay ng mga opinion nila na masasakit, na meron pa lalaki pa more, huwag daw dapat tulungan. Ako lang ang tanong ko sa inyo, bakit? Ano naman ang meron kayo para husgahan niyo tong taong to na nagkamali, na pasan-pasan na yung napakasakit na resulta ng kanyang pagkakamali, para magbigay pa kayo ng masasakit na opinion na ganyan? Ito po ay nangyari sa kanya, hindi naman sa inyo eh. Siya ho nagpapasan. Ang gawin na lang ho natin, tulungan siya. Huwag niyo na ho akong sabihin, huwag kong tulungan. Bakit? Bakit ko hindi ito tulungan? Ang ibig ba sabihin ng yung mga perfect lang ang tulungan natin? Huwag na ho tayong ganun. Bakit? Saan ho ba nanggaling yung mga ugali natin ganyan na pakiramdam natin na kapag nagbigay ka ng opinion mo, eh, tama ka na kagad? May hindi nyo man lang naman nakilala kung sino to. Ako ho, pinuntahan ko eh. Hindi naman ho siya yung iniisip ninyo na malanding babae. Hindi ho. Malungkot ho doon sa pinagtatrabaho niya sa damam. Siguro, nakagaangan yung loob na ano. Pero huwag na ho yun ang pag-usapan natin. Ang pag-usapan lang natin, ang pakiusap ko, huwag na ho kayong mag-post ng mga masasakit na salita laban sa kanya. Si Denisa po ay isang tao, isang ina. Mahal niya ho yung mga anak niya. Meron siyang pagkakamaling nagawa, siya ho ay nagsasuffer para doon. Huwag na ho natin pang dagdagan yung sakit ng kanyang dinaranas. Dahil napakasakit na po. Isa lamang pakiusap sa inyo, di naman din ho kayo tumutulong. Huwag na ho kayong dumagdag sa pait na nararamdaman ni Denisa. Okay lang naman yun, di ba? Mabubuhay naman ho kayo na hindi kayo magbibigay ng opinion na ganun eh. Huwag na ho. Kapwa-tao na lang. Nagkamali. Kamali siya. Masakit ang naging parusa sa kanya. Hindi ho tayo Diyos.